Good evening guys, kararating ko lang dito sa Baku Rail Station and pupunta ako sa baba para kumuha ng totoong ticket kasi yung nagbook lang ako online, so kailangan na ipakita ko yon para bigyan ako ng totoong ticket. So I think I need to present the passport in order for them to issue the ticket. Okay, so baba tayo and hindi ako masyadong makapag-vlog kasi daladala ko na yung luggage ko. And mahirap mag-vlog kung may bit-bit at hila-hila. Okay guys. So guys, yung ticketing pala is nandito sa first, sa ground floor nito. So pasok tayo dyan. So ito yung pinabook ko online. So ipapalit natin to para sa official ticket. Hello guys. So nakuha ko na yung ticket ko. So ito yung itsura niya. Ito. Actually wala akong maintindihan, yung name ko lang, then yung oras ng alis dito which is 11:15 ng gabi. At ang estimated time of arrival sa Tbilisi ay 10:35 AM. So na-stress ako ng konti kanina. Kasi pag kasi yung ticket issuance nasa baba, then pag punta ko dito may kumausap sa akin police, may kausap siya sa phone, then hindi ko kasi siya maintindihan. So ayun, hindi niya ako kinausap kasi sabi ko na lang what, tapos yun, hindi niya ako kinausap. Then maya napansin ko na yung phone ko nawawala kasi bala ko nga muna mag-browse habang nakaupo. Ito, nakaupo ako, ayun. So bigla ako na stress kasi hinanap ko sa isang bag, wala. Hinanap ko sa pangalawang bag, wala. So, ayun, naisip ko, baka yun nga, baka kaya ako kinakausap, baka tinatanong kung nawawala ba yung phone ko o naiwan ko ba sa baba. So, binalikan ko doon. Pagbalik ko doon, nakita agad ako nung lalaki na nagbigay sa akin ng ticket. Then, binigay niya sa akin yung phone. So, ayun, thank God. Buti na lang nakita agad din nung nag-i-issue ng ticket. So, naibalik sa akin yung phone. Ka-stress. Hindi pa tapos bayaran. Isang buwan pa ko palang nahuhulugan yung phone. Ayun. So, nilabas ko yung passport ko kanina. Akala ko hahanapin. Kasi dun sa mga napanood kong video na nagkumuha rin ng ticket at nag-book rin sila ng online, nakita ko na nilabas yung passport. Pero kanina, pinilabas ko yung passport pero hindi naman kinuha nung lalaking nag-issue ng ticket. So, ayun. So nandito ako ngayon sa waiting area nila. Actually maganda yung waiting area, tapos may mga shops rin available like Pizza Hut and kung ano-ano pa. Sa baba, marami pang shops na kainan at kung ano-ano pang mabibili or mga souvenirs. So nagpapahinga lang ako saglit, then mamaya is kakain ako. Siguro sa Pizza Hut na lang din. And actually marami pang malapit na kainan sa baba and I think mas mura yon. So try ko, baka mas mura doon. So yun muna guys, magpapahinga muna ako, then update ko ulit yung mamaya pag paalis na tayo or after kong kumain or habang kumakain ako. Ayun. So guys, nag-order ako ng pagkain which is may sabaw. So kailangan ko ng sabaw kasi hindi na kinaya ng katawan ko yung lamig. So nagkasipon na ako. Kanina nag-start yung pagtulo ng mga liquid. So ayun, kailangan kong kumain para uminom ng gamot. So buti na lang may dala akong mga ni Yosef, tapos may dala rin akong pang-ubo. So mas okay talaga pag-prepared. So itong in-order ko guys, ito lang siya. Sabaw na may minced meat and kanin. Then nag-request ako ng bread. So yung bread libre na. So ito binayaran ko is 6 manat. So ayun, pagkatapos nito after ko maubos is iinom na ako ng gamot para hindi lumala tong sipon ko.
So, ito yung kanilang train station. Actually, it looks like airport. So, kung makita nyo, yung pwesto ko is parang may isang pwesto dito. So, sa akin lang to. And may available rin ng mga plug na pwedeng saksakan para sa mga gadgets, kung halimbawa lobat na or gusto mag-full charge ng kanilang mga equip o mga gadgets. So, nagkaroon ng announcement kanina pero hindi English. Narinig ko lang na Tbilisi. So, pumunta ako sa police. Then, tinanong ko kung tinawag na ba yung mga passengers or bound to Tbilisi. So, dinala niya ako sa information. Then, may nagsasalita doon ng English. Then, sabi niya is, mga 10 minutes is pwede na kami pumunta sa platform number 1 para sa Tbilisi. So, before 6 ay dumating na ako dito. So, ngayon is 10:36 na. 10:37. Then, yung departure ng train is around 11:15 to 11:20 p.m. So, nakapagpahinga naman ako dito. Pero at the same time, medyo masama yung pakiramdam ko. So, gusto ko sanang matulog. So, mamaya na lang siguro. So, sana wala akong masyadong kasama dun sa room. Kung may kasama man, sana isa lang. Kaya solo ko ulit para kagaya sa hostel. Para medyo maayos yung pagtulog ko at makapagpahinga ako ng maayos. And sana hindi na tumuloy itong sipunta. So, maya-maya pupunta na kami sa platform. So, may nakilala akong Chinese na solo traveler din siya, galing din sa Baku, then pupunta rin siyang Tbilisi, and after ng Tbilisi, pupunta siya ng Paris. So, akala niya kanina, Chinese din ako. So, ayun, nagkausap kami kanina. May na-meet din ako kanina dito na isang Azeri na babae. Papunta siya sa isang province ng Azerbaijan from Baku. So, nalaman niya na taga UAE ako, na nag-work ako sa UAE, pero sinabi niya na nag-work din daw siya before doon for 6 months, kaya lang nagkaroon daw ng problem sa family niya. So, hindi daw natuloy. So, umuwi na daw siya dito. So, okay naman yung conversation namin kasi magaling siya mag-English. And sabi niya, marami rin daw siya mga naging kaibigan na Pilipino na nag-work siya sa Dubai at mababait daw yung mga Pilipino. So, punta na kami guys sa my platform number 1. So, kasama ko si Mr. Peng. Yeah, yung Mr. Peng, right? Yeah, Mr. Peng. So, he is from Shanghai, China. Mana lang sipon ko. Yeah, we're going to platform number 1. So, ayan guys, yung sasakyan namin na train. So, nasa class B ako. Yun yung binook ko na tutuluyan sa train na ito. So, mayroon kasi yung class A, class B, and class C. So, yung class A yung pinakamahal. Which class are you? I don't know. You don't know? Second class. Yeah, me also, I'm in second class. Yes. So guys, may dalawang beses na ako napagtanungan na parang officer nila, pero hindi daw yun yung aking bagon. So sabi nung isa is number 3 and number 4 daw. So try natin. So kakadaan ko pa lang sa number 6 na bagon. Golden,
So guys, andito na ako sa loob ng aking room. So, ito. I think para to sa apat na tao, I'm not sure, or pang dalawahan lang siya. Ayun, kanina, ito yung itsura niya. Ganyan. So, inayos ko pa para maging higaan. Sa loob. So, kasama si Lolo. And, ayun, provided yung mga gamit. Like, yung unan. Ito, may unan. Then, mga yung beddings. So, provided yung foam, then kumot, at yung beddings, at yung cover ng foam. So, yun siya. So, kinuha na yung copy ng ticket namin nung babae, nung isang staff. And pinaliwanag niyo yung mga rules, like yun nga, bawal yung smoking, then walang paper dapat na i-flash dun sa toilet. So mamaya magta-charge na ako ng mga batteries ng mga phone, kasi bala ko pagdating ko sa hostel bukas is diretso ako na pupunta sa old capital ng Georgia. So kailangan may battery ang phone and at the same time yung action camera. So ito yung first time ko sa train na mahaba ang biyahe. First time ko mag-train sa biyahe is nung nagpunta kami ng Paris. So from Belgium, nag-train lang kami from Brussels, Belgium, nag-train lang kami papuntang Paris, France. Hindi ko na matandaan kung gaano katagal yun o ilang oras yung biyahe. I think mabilis na 3 to 4 hours or 2 to 3 hours yung biyahe. So ito nasa mahigit 11 hours yung biyahe. So mamaya matutulog na din ako para makapag-recharge na rin ng katawan. Then I think pagdating ng boundary ng Baku and Azerbaijan is parang pupuntahan ata kami ng immigration officers, then titingnan yung visa. Then pagdating ulit ng boundary ng Georgia, I think may pupunta na naman ng Georgia na immigration officer, then tatatakan ata yung mga visa namin. So yun ata yung process. So update ko kayo mamaya pag dumating na sa process na yun. Okay guys, good night muna and see you mamaya ulit. Good morning guys, it's past 8 in the morning here and nagtumigil na kami sa isang, I think, border, and kinolekta yung aming passport na immigration officer. So, nung umandar yung train last night, is binigyan kami ng ito, signed simplified declaration kung may mga goods kami na dapat namin i-declare, like kung may jewelry, kaya may pera kami na higit $10,000, so kailangan namin i-declare dito. I think para ito sa babayaran. Kunwari may mga items ka, then babayaran yung customs nila. So guys, ito yung view from our room here, sa small room namin dito sa train. So past 8 na sa labas, pero medyo madilim pa at foggy. So wala pang sunlight. So after makolekta yung passport is tinawag kami nung nag-assist na staff dito sa train. Then pinapunta kami dun sa isang room. Yun yung nag-serve as passport control. So kinuhaan kami ng picture. Then tinatakan yung aming passport. So yun yung evidence na ng pag-exit namin sa Azerbaijan. So overall guys, okay naman yung experience, kahit alam natin na pag sa train ka magstay is mauga-uga, makakatulog ka naman. Siguro dahil na rin sa pagod ko sa buong hapon paglalakad sa ulit sa Baku's. And yun nga, medyo masama yung pakiramdam ko. So nakatulog naman agad ako. Pero yun nga, nagigising din kasi minsan kinakatok kami nung guide na nag-assist dito. And yun nga, kanina nung pinatok niya, nagbigay ng declaration form para sa mga items to dapat i-declare.
So guys, nakita ko sa ibang mga room, may mga natutulog sa taas. Actually, yung ibang room is apat at talagay nandoon. So, dito sa amin, mas okay kasi maluwag kasi dalawa lang kami ni Lolo na nandito. So, ayun, hindi naman kami masyado nag-uusap kasi nga hindi siya medyo nakapagsalita ng English. So, ayun, so provided lahat dito ng para sa beddings. So, hindi mo kailangan mga problema. And actually yung mga beddings is naka-plastic pa yan. So ito yung example. Kasi nga dapat apat yung passenger dito. So yung dalawa is hindi nagamit. So ito, naka-plastic pa sila. Pagdating namin ng room is naka-plastic pa sila. So pinuksan na namin, then kami na yung nag-ayos. Dito sa amin yung small room is meron lang isang saksakan. So ayan, makikita nyo. So yan lang. Actually, nabasa ko rin yan kaya may information na ako na isa lang yung saksakan. So, buti na lang may dala ako na yung parang maramihang saksakan ba? Parang lock. Ito, dala. So, from here, 1, 2, 3, 4, 5. So, pwede mo charge ng limang gadget. So, may dala lang akong isang universal adapter. Then, so, then ito yung sinasaksak ko. Yung card, yung port. Dun sa universal charger and from the port dun, pwede na mag-charge ng limang item. So useful siya kasi marami akong dalang gadget. So tina-charge ko yung GoPro, tina-charge ko yung extra battery ng GoPro, tina-charge ko yung power bank, tina-charge ko yung phone. So useful siya para sa akin. Importanting tanong kung magkano yung binayad ko dito sa class B na train is ang pinayaran ko is nasa 33.73 Azerbaijan manat. So yung class A mas mura and yung class A syempre mas mahal. Dati plan kong mag class C kasi yun nga baka maramihang tao yung isang bagon eh gusto ko ring may maayos na tulog. So pinili ko yung nag-decide ako that time na mag class A na lang ako pero naisip ko din na medyo mahal kasi nga mag-isa lang ako. What the point na nagtipid ako sa lahat din sa train magmamahal naman ako. Pero ayun kaya nag-decide ako ng mag-class B na training. At the same time, nagbasa ako ng mga reviews kung ano yung experience nila sa class B na train. Is may nabasa ako na okay naman. So, parang same yung nabasa ko is parang same na experience ko. Kasi may nakasabay, ang nakasabay niya sa room is isang local na Azeri. So, hindi rin daw nagsasalita ng English. So, parang yun, same kami ng experience. So, guys, nakikita nyo is nag-move na ulit kami. Mamaandar na ulit yung train. So, I think in just 2 hours or 3 hours, 2.5 hours is nasa Tbilisi, Geogia na kami. And I think pagdating sa border is hihinto ulit tong train, then magkakaroon ulit ng passport control. So update ko ulit kayo mamaya pag dumating na kami sa border. Nandito na kami sa boundary ng Georgia. Actually, pag nasa labas ka, may police station, then makikita mo na yung flag ng Georgia. I-video ko sana yung nasa labas, pero nakita ako nung staff ng nag-assist dito. Sabi niya, bawal daw kumuha ng video. Ayun, so hindi na ako kumuha ng video. So, pumunta lang ulit dito sa mga room. Nag-ronda sila, kinatok yung bawat room, then kinuha yung passport. So, ako, hinanapan ako ng travel insurance and
yung plane ticket. So pinakita ko yung plane ticket, may printed copy ako, at yung travel insurance, which is may printed copy din ako. So tinanong ako kung ilang araw ako magstay sa Tbilisi, at tinanong din ako kung ilang years na ako nag-work sa UAE, kung anong trabaho ko. Kasi pagkabigay ko ng passport, sabi ko, I am a resident of United Arab Emirates. So, saka siya nagtanong ko anong work and kung ilang years na nagtatrabaho doon. So, yun lang yung tinanong. Then, kinuha na yung passport. So, I think baka may picture ulit dito. And, dito rin tatatakan yung passport. So, guys, may libreng pati pala dito sa train. Si Lolo kanina pa siya ng titi. Akala ko may bayad siya. Tapos inalok niya ako na tinuro na sa akin yung titi. Tapos tinanong ko kung magkano ang bayad. Tapos sabi niya, nag-umiling. So naintindihan ko na wala siyang bayad. So nilapitan ko yung babae na nag-assist dito sa plane. So binigyan niya ako dito ng tea. Ayan. Tapos binigyan niya ako ng parang ng candy. So akala ko yung candy, sugar. Kasi nandito yung mga sugar nila is ito yung itsura, yung blokoy-blokoy. Tapos nakita ko, parang nilalagay lang siya sa tea. Tapos sinahalo na. So tinanong ko si Lolo kung anong gagawin ko sa dun sa candy. Kung ilalagay ko ba dito sa tsaa. Tapos sabi niya, is ano nga daw, tinuro niya, meron din siya sa bibig. So yun pala yung way. So parang ibababad mo yung candy sa yung bibig. Then iinumin mo yung tea. So parang yun yung magdadagdag ng lasa pag ininom mo yung tea. Ayan. So I have the candy inside my mouth, then iinom ako ng tea. So yun yung way nila ng pag-inom ng tea. So guys, andito pa rin kami, and kanina may mga police na nag-ronda din and pumasok sa kada room at pinabuksan nila yung mga bag namin dala. So yung maliit kong luggage is nasa ilalim ng bed ko. So hindi na nila yung nakita. So nakita lang nila na meron ako is yung dalawang bag. So yun lang yung pinabuksan nila. So after nila dito, then pumunta ulit sila ng ibang room. Then doon ulit sila nagpabukas ng mga gamit nila. So nagamit ko tong Bix na dala ko. So dahil advance ako mag-isip at lagi akong ready. So ayun, gamit na gamit ko siya. So sinisingot-singot ko lang siya kasi medyo barado yung ilong ko. So may ginhawa naman pag nasisingot mo siya. So yun. So alam ko kasi yung katawan ko mahina sa lamin. So sa Baku pa lang 4 days na yun ang spend ko, and kasi gabi-gabi naglalakad din ako. So siguro kaya ayun, medyo bumaba yung resistensya. Pero nagbaon din naman ako ng vitamins. So nagbaon ako ng Centrum. So yun yung Centrum yung vitamins ko. So iniinom ko naman siya araw-araw. Pero yun nga, dahil hindi tayo sanay sa lamig, nagkasipon tayo. And siguro sa puyat na rin. Kasi nung mga last 2 nights ko is parang umuwi na ako ng mga 1 a.m. sa bahay. So ayun. So now, tipuha ni Lolo yung cup ko. So hiningi niya sa akin. So ayun. So nakita niya kasi na marambling ako sombrero dala. So hiningi niya sa akin na gustuhan niya. So mura lang naman yun. I think nabili ko siya ata siya ng 12 dirhams. So yun, binigay ko na as remembrance. So sabi niya sa akin, mercy, which means thank you. So ayun, nakakatawa. Nakakatawa lang guys kasi nakita ko yung effort ni Lolo na mag-start ng conversation kahit hindi siya nakapag-start ng nakapagsalita ng English. So marami siyang tinatanong, halimbawa yung kung ano daw yung phone ko, kung Samsung ba yun, tapos tinatanong niya rin kung magkano, ayun, kung ilang araw ako dito na mag-stay dito sa Tbilisi. So ayun, kahit yung mga senyas lang, kunwari sabi niya ganito, sabi niya kung ganyan, 1, 2, 3, so natandaan na intindihan ko kung ang tinatanong niya is kung ilang araw ako magstay, o yung ilang araw magstay dun sa Tbilisi. So ayun, sinagot ko siya, yun naiintindihan niya. So yun yung kagandahan sa traveling solo, na may random people ka na makikilala, makausap. Of course, hindi mo inaasahan na maging friends mo sila habang buhay. At least yung random conversation lang, yung random mong makikilala yung mga tao. So yun yung isa sa mga magandang kakalabasan pag magta-travel ka ng solo.
So guys, sumaandar na ulit yung trend. So papunta na kami talaga sa Tbilisi, Georgia. I think baka ano na, less than an hour na lang nandun na kami sa Tbilisi Central Railway Station. Guys, good morning! Nandito na tayo sa Tbilisi. So, kakababa lang natin sa kanilang Central Railway Station. So, ayan. Bala ko muna bumili ng SIM card dito. Then, after that, hanapin ko yung way kung paano pumunta sa city center. Kasi yung hostel ko is nandun rin sa city center. Ayan. So guys, kung nakabili na akong ticket, pagbaba ng tren, dun sa station, ay may nakausap akong Chinese. So tinanong ko kung pupunta rin pa siya sa city center. Sabi niya hindi daw dahil papunta siya sa Armenia. So tinanong ko kung paano pumunta ng city center. Sabi niya, mag-metro daw ako. Then tinuro niya na malapit lang daw sa labas ng railway yung metro. So ayun, so bumili ako ng ticket. So the ticket cost 2.5 lari. So, tinanong ko rin yung nasa ticketing counter kung ilang stop, sabi niya is 4 na stop daw. So, ayun, pababa na ako sa platform. So, yun guys. So, guys, nasa loob na ako ng metro. So, 4 na stop bago ako pababa. So, dito ako guys, natulog. So, hindi na ako nakagawa ng room tour kasi lagi akong wala dito. So, ayan. Ito yung CR niya. Ayan. Then, ito yung para sa shower room. Ito. Ayan. Ayan.